Aming mga K-drama na nagsilabasan ngayon na sobrang ang gaganda ng content. Kaya nga ano din, nahirapan din akong pagsabay-sabayin sila. Especially every weekend. Kasi may dalawang K-drama na talagang maganda naman yung kwento. Anyway, ngayong February. And I think ito yung mga talagang you should watch kasi maganda yung kwento nila. So let's start! Of course, medyo biased na din ako kasi fan ako ni Namjoo. Pero another thing why you should consider it na unahing panoorin is nandito rin si Kim Tae-ri. And kung hindi mo siya kalala, siya yung bidang babae sa Mr. Sunshine. And si Kim Tae-ri kasi bihira lang siya gumawa ng mga K-drama. Usually sa mga movies siya na talaga namang sobrang magaganda. So yeah, ang number one for me is itong K-drama na to. Not just because, yun nga, sa sinabi ko kanina. Pero, maganda rin kasi yung kwento niya. Honestly, habang pinapanood ko siya, it kinda reminds me of Reply 1988. Kasi yung gear din, yung style ng setting, yung fashion. Pero more than that, laban sa acting kasi ng joke ito. Feeling ko lang kasi yung sitwasyon niya masyadong mahirap. And yung role niya rin kasi dun sa story is someone who strives. Kasi affected yung family ng IMF crisis, if I'm not mistaken. But yeah, I don't want to spoil and share the plot masyado. Kasi 4 episode pa lang naman, so hindi ko pa rin alam kung ano yung magiging takbo ng kwento. But yeah, available to sa Netflix. Number 2. Originally, hindi ko talaga siya balak panoorin. Pero dahil doon sa recent announcement nila na magpapakasal siya, naalala ko yung mga panahong nakikilig ako. Hindi naman, natutuwa ko habang pinapanood ko sila ni Yun Bin. So number 2 is yung 39. And I'm happy na yung pinanood ko to kasi sobrang unexpected ng plot niya. And to consider na meron lamang siyang 12 episode. Mabilis lang yung flow ng kwento niya. Actually, episode 1 pa lang or 2 ni-reveal na yung magiging main plot. Yung magiging takbo ng story niya. Which is about sa isang cast, main cast na mamamatay. And I think yung flow ng story niya magpo-focus sa mga araw na bago siya mamatay. And yeah. Acting wise, and sobrang na-appreciate ko din dito si Son Ye-jin. Kasi hindi talaga ako fan. And na-appreciate ko yung role and acto niya. Kasi sobrang dynamic. May isang scene na kikiligin siya tapos biglang iiyak and nagwawala na. So, try it. Number 3. Kung fan ka niya, most probably, alam mong magaling siya sa mga rom-com. And talagang forte niya yun. And they say pa nga na ano siya, parang kahit anong sinong actor yung pair sa kanya, talagang nag-click yung chemistry nila. And I'm talking about Forecasting Love and Weather. And honestly, wala rin talaga akong balak panoorin to. Pero dahil sa mga reviews and since sa Netflix din siya napapanood tapos katapat na yung palabas ni Namjoo. So, and ang ganda rin ng rating, so inisip ko baka maganda. And for me maganda. Parang half-tone show, nag-aaway sila about sa weather. And wala lang, first time ko na kasi makanood ng K-drama na about sa weather forecasting. So parang weird na nag-aaway sila about sa pagyo or sa temperature or sa weather. So yeah. Of course, other story, mukhang deserve naman nila yung naranas nila. Anyway, ayoko mag-spoil pero yeah, for me number 3 sila kasi okay yung flow ng story. Siguro ang ayoko lang, parang sama mo masyadong common sa ibang part. Sa ibang part lang. Number 4 for me is yung Ghost Doctor. And honestly, noong January pa ito pinalabas pero nag-enda siya last day lang. So for me, gusto ko siya isama. Pero kaya ko rin nasabi na maganda yung kay drama na to kasi yung flow niya maganda rin. And maayos din yung takbo ng story niya. Gusto ko yung ending niya na ano, na-resolve lahat ng problems. For me, isa to sa mga satisfying ending na kay drama na napanood ko. Kasi hindi siya masyadong boring or cliche or open-ended. Sakto lang. Tapos cute din yung flow ng love story ng mga bawat character. And last, number 5 is itong Juvenile Justice. Yeah. Actually, hindi ko pa ito napapanood. Kaya nangyayin ko siya sa dulo. Pero alam ko maganda yung kwento niya, not just because sa Netflix siya pinalabas, original na Netflix series siya, but also kasi first time ko na makapanood ng K-drama na magpo-focus sa mga juvenile. Kasi, I mean, you know, K-drama loves making
court drama stuff. Pero bihira lang sila mag-focus sa mga bata, sa mga teenager. Pero itong show na to, obviously nag-focus sa mga teenagers. So, it's a refresher kung naghanap ka ng K-drama na something nyo. Kahit alam ko hindi ko pa ito napapanood. Pero knowing Netflix, and it only has 10 episodes. And yung bida, alam ko magaling na artist eh. So, yeah, check it. So, yeah, that sum up lahat-lahat. For me, those are my top 5. Actually, may 5 ang K-drama na in-air. Pero, ito pa lang yung pinafocus ko. So, yeah, what you guys think? Comment down below kung sa tingin nyo.